Sabi nila, ang pinakamabisang tagapagturo daw ay ang karanasan sa buhay. Kaya, kahit walang kapatid at tulila lang sa mga magulang, ito ang nagbigay sa akin ng dahilan upang mas maging matatag sa buhay. Hindi naman talaga ako nag-isa. Meron akong mga kaibigan na handa akong namayan. Ako ay isang ordinaryong dalaga na may simpleng pangarap hanggang sa... Umalis po ata. Atala lang, sayo tayo lang. K-pop lang. Ano? K-pop. As in K-P-O-P. K-pop. K-pop na yun, ma. Sabi ko yung lolo ko kayo na ko kayo nahanap. Sabi nga pala ni Lolo, yung gamot mo po daw, hindi lang po. Pakihanda na lang po. Tapos? Malinis ka na po. Oo na, ito na! Ay, nako. Kapag-inis na naman ng bahay, ang naman kahit dito. Matatanda nga talaga o kung saan ang ramdami. Inang! Natapo na po ba ito? Natapo na lumay. Ano kasi ito? Saan na wata? Ano, nakita ko na. Natapo ko na sana kasi buka na. Ano? Ito na kita ko na doon habang gilinis ako. Masaka? Okay lang lang. Ganun po siya nabaka sa lahat. Nakilis lang ako. Sino si Simon? Simon? 16 na taong gulang lamang ako noon. Nung may estrangherong lumagot sa akin. Magandang umaga, Pinibini. Ako si Simon. Ah, ako po si Tina. Ano, Binibini? Ah, Tina po. Tina. Iniimbitahan kita sa darating na nobena sa simbahan. Kasabay noon, may magaganap na pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Ha? Binibini. Ayaw po. Pupunta po ako kung wala po akong gagawin sa bahay. Sige. Pwede bang sunduin na lamang kita? Ay, huwag na po. Alam ko naman pupunta doon eh. Sige. Paalam. Ingat po. Padalas ang pagsasama namin ni Simon. Lagi na niya akong hinihintay para magkasabay kami patungo ng simbahan. Dahil sa kabaitang ipinapakita niya, ay hindi ko na malayang naging espesyal na siya sa akin. Kaya, kahit hindi ako sigurado kung espesyal din ba ako sa kanya, ay mas pinili kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pagpatawad mo, Tina. Hindi tayo parasong nararamdaman. Pero bakit?
hindi pa rin matitalo. Itutuloy mo na ba yung pagpaparing mo? Kung ganun, eh bakit hindi pwede? Hindi ka pa. Para sa akin, perfecto ka. Tanda. Lalaki din ang gusto ko! Tay palmare! Lalaki din? Para sa'yo? Awit kong nang! Naging first love mo bakla! Wow. Alam mo, kahit si... ako! Alam mo, kahit sinong taong pag dumating sa buhay mo, kung yung taong mahal mo talaga ay para sa'yo, sa pa rin talaga yung mamahalin ko kay Bulo. Kaya masasabi kong, ano na mo pa rin ang first love? Ay, manilig lang na. Anong tribalan? Pansamantala kong iniwan ng probinsya at naglakas loob akong lumuwas ng Maynila kasama si Nalulita at Puno. Lumuwas sila para mag-aral ng kolehiyo. Samantalang ako, ay nagpasya munang humanap ng trabaho. Have a seat, please. Good morning, sir. Have a seat. Introduce yourself. Ayun po yung sasabihin yung pangalan, di ba? Eh, sir, lahat po naman information na nandiyan po. Are you kidding me, Miss Christina? Sir, kilala niyo naman po pala ako. Eh, hindi ko na po kailangan maging progress. Are you out of your mind? Ilabas ka lang. Mas lalo ko magkakamali kung papatay ka lang sa kababay. Sabi mo na ko rin, mababay ka ng mga staff doon. Eh, paano ko di kakabahan? Eh, ngayon ako pagkakasalit sa interview. Tapos, di ba, madami ang Amerikano doon. Wala mo yung vision ako. Sasabihin ko doon. Sabihin mo na lang, pagka pinanong ka, ang sasagot mo, yes! Yes, ma'am, yes! Yes, ma'am, yes! Naging mabait sa akin ang amo kong si Adonis. Kaya, nahihirapan akong tumanggi tuwing niyayaya niya akong lumabas pagkatapos ng trabaho. Tinuruan niya akong magbasa at magsalita ng Ingles. At ang mabuting pasisamang ito ay umabot na nga ng ilang buwan. Hanggang sa... Do you like it, Christina? Oh, yeah. The food here is very delicious. Very yummy. Wow. Your English skills are amazingly improved. Well, thanks to you. Oh, well, here. By the way. Here. This is $1. You can use it to buy new clothes. Because I noticed that your clothes are a bit old-fashioned. Makes you look a bit naive. But why? Don't you like my clothes? Maganda naman na. Tsaka... It came from my mother. Oh, it's definitely not my style. I want something a bit more sexier, a bit more revealing. Plus, you have a really nice body. You should use it. No, I don't want to. Oh, come on, Christina. Stop being so conservative. You're not in the province anymore. Because sometimes I feel a bit bad as being around you. So come on, look. We have... Stop! I'm leaving. Thanks for the meal. Oh well, if you don't want to do the things that I want you to do, I guess this date is over. Hoy, anak ng araw na may kulot-kulot ng buhok! Akala mo masasaktan ako kung naghiwalay tayo? Kung gusto mo maghiwalay, edi maghiwalay! Kala mo kung sino magbango? What? Ang sabi ko, you are stupid! Mabutihan sa mga Amerikanong ilaw na yun. Kunya, ano ba? Hindi naman niya alam na ganun yung mangyayari. Masasaktan ng tao, dapat ko ganun pa. Ayos lang naman ako eh.
Nasalanan ko din naman to, di ba? Eh, sana, kung hindi ko ginawa yun, sana hindi ako ganito. Buti naman alam mong kasalanan mo. Ba't ba kasi sa mga dayuhan na yun ay pagmabutihan? Hindi mo naman kailangan baguhin yung sarili mo. Alam mo, kanina ka pa eh. Imbis na damayan, dinadagdagan mo pa, pinapagalitan mo pa. Itong kaibigan ka ba talaga? Yun nga eh, kaibigan niyo ako. Kaya parang katotohanan lamang sinasabi ko. Kahit alam mo masasaktan siya? Oo. Masakit lang naman ang katotohanan pag di niya tanggap. At ang totoong kaibigan, nagpapayo at magpapayo. Di ba ako totoong kaibigan? Ano ba kayong dalawa? Tama na nga! Tonyo! Problema nun. Ano nararamdaman mo? Nais lang naman ako eh. Oh, ano na plano mo ngayon? Eh di yun. Hahanap ulit ang trabaho. Tsaka... nilibangin ko yung sarili ko para di ko na may isip yung lalaki mo. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nakapagtrabaho ako sa isang Japanese restaurant bilang isang waitress. Dito ay nakilala ko si Akio, isang Japones. Nais ko munang ipahinga ang sarili ko dahil sa mga pagkabigong naranasan ko sa mga dayuhan. Ngunit, naging matyaga si Akio na pagpapakita ng interes sa akin, kaya tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Pero kasi, bakit di ka nalang pumayag? Pumayag na ano? Na, di ba ganun? Mama sa kanila. Alam mo naman may iniwalo pa sa akin yung mga magulang ko, di ba? Nang may iwan ko yun dito. Yun ang alam yung kaisa isang pinamana sa akin, iiwan ko pa. Alam ko naman yun. Di ba pwedeng iwanan mo muna yung kailamang pedrin? Mali mo, siya kayo na yung mga sagot sa problema mo dyan sa nararamdaman mo. Teka nga, narinig ko ba yung sinasabi mo? Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw yung nobe ng tao? Hoy, ako yung nobe ng tao, manahimik ka nga dyan? Sandali! Hindi ako yung kaaway mo dito. Di ba pwedeng buksan mo yung isip mo? Para sa mga ipinapayo ko sa'yo? Kaibigan ba talaga ako para sa'yo? Bola ka nga dyan. Nawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Siguro na sa akin na talaga ang mali. Kaya sa buhay ko, walang gustong manatili. Hindi ko na kilalang sarili ko. Ako pa ba to? Bakit ako umiiyak? Hindi ba ako matatag? Ngayon mo na pahintayin to! Di ba gusto mo naman na mamatay ako eh? Di ba natin yung dahilan kung bakit kinuha mo yung mga magulang ko sa akin? Di ba kada di mo mabayintuin to? Wala na ako simpid ito. Uli mo na ako. Mayintuin mo na to. Mayintuin mo na to. Itay?
kumusta na po kayo dyan? Pasensya na po kayo sa akin, ah. Dahil sa akin, napilitan pa kayong mga isda na naging dila ng pagkamatay nyo. Di sana buhay pa rin po si nanay. Tapos din po kasi yung pagka... yung pagkamis niya sa inyo, kaya pati siya pat... siya na wala na sa akin. Dahil sa leche puso na to. Dahil sa leche puso na to. Nawala lang, walang pagka lang. Nawala ko yung dalawa sa akin. Pagpasensya niyo na din po ako. Kasi hindi ko na din po talaga kaya. Miss na miss ko na po kayo. Happy anniversary, mahal. Ngayon, babati-bati ka. Samantalang kanino ko pa inaantay yung bati mo. Buti hindi mo nakalimutan. Sus, makakalimutan ko ba naman yun? Aba, siyempre. Matanda ka na, hoy. Pareho naman tayo. Ako, matanda. Ako lang matanda dito, ah. Natatandaan mo pa ba yung mga oras niya nasa tulay tayo? Yung gusto ko nang lakasin yung buhay ko. Sabi ko sa iyo nun, ang gusto ko lang naman yung maging masaya. Yung maramdaman yung totoong saya. At ayun nga, pinaramdam mo. Salamat kasi. Salamat kasi nilagtas mo ako nung araw na yun. Salamat kasi dahil sa'yo. Dahil sa'yo hindi ko rin pinakasin yung buhay ko. Hindi mo naman kailangan magpasalamat eh. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Masyado aking sinaktan ng mundo. Eh, yung mga sinabi ko bago yun. Lumaban naman ako at diba, Tonya?
Lumaban ako para sa'yo. Lumaban ako kasi sinalaman ko yung tao ko pala mismo lumaban para sa akin. Nagpapasalamat ako sa mga taong nanakit sa akin dahil hindi dahil sa kanila. Hindi ako mapupunta sa iyo. Pero ngayon, Tonya, parang hindi ko na kayang lumaban pa. Ganda pa rin na ako, Tonya. Sabi niyo ba ako ng kanya? Hindi na. Magpahinga na. Alam ko mahal mo na ako. Mahal na mahal din kita. Kung ganun nalikan ay huwag lumayo isayo mo ako. Sa gitna ng ulan mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin na lang para sa'yo.